hanggang gabi. Dito lamang sa CLTV. Virtual Kita Kids! Maya pagkat panapon Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman para sa 60 minutong mainit na balitaan. Ngayon hong araw ng Lunes, December 13. Ako, malapit na. Malapit na ho yung araw ng Kapaskuhan. Ha? Pero bago tayo makarating dyan, eh, imarkahan nyo na ho ang inyong mga kalendaryo dahil ilang tulog na lamang. December 16 ay magaganap na ho ang Giant Lantern Festival 2021. Dito, syempre sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At mapapanood nyo ho yan dito sa CLTV sa ating channel 115 via Signal at syempre doon sa ating mga cable partners at maging sa Facebook. Tuloy-tuloy ho yung ating streaming ng pinakaabangang event na yan. At syempre yan ho ay sa darating na December 16. Kumusta ho kayo mga karehiyon? Kumusta ho kayo mga kabalen? Araw ho ng Lunes. Happy Monday po sa ating lahat. At naway nakapag-recharge ho kayo dito sa nakalipas na Sabado at Linggo. Ha? At dahil alam naman ho natin, tuloy-tuloy na naman ang panibagong linggo, ang panibagong hamon sa ating mga manggagawa. Pero ika nga, walang susuko. Ano ho, pasasaan pa tayo, ika nga, magkakamit din natin yung gusto ho natin makamit, yung mga pangarap ho natin, na lalong-lalo na nalalapit ho yung Kapaskuhan at tayo makakapag ika nga ay makakapaglaan ng oras para sa ating mga pamilya. Naway lahat ho nang nakatutok ngayon sa ating programa at yung iba pa na medyo busy at mamaya hahabol ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kumusta ho? No? At sana ay nag-iingat ho tayo palagi sa kabila ho ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Gumaganda ho yung sitwasyon no? Habang papalapit ho yung Kapaskuhan. Pero ika nga po, huwag nating kakalimutan ang palaging pag-iingat, pagsusot ng face mask, physical distancing at syempre yung palagi ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ho, simulan na ho natin ang ating mga balita. Ito ho yung mga inihanda ng ating mga news team ano? Para ho sa ating lahat ngayong araw ng Lunes, December 13. Ito mga kabalen, no? Mga karehiyon, yung pong Police Regional Office 3, nakipagtulungan ho sa isang non-government organization na kung tawagin ay Operation Smile Philippines ano para ho magbigay ng libreng cleft lip operation. Ayan ho yung mga kababayan ho natin na may cleft lip ano at yung ho PNP yung tutulong diyan para makahanap ng mga benepisyaryo at madala rin doon sa ika nga pasilidad na kung saan isasagawa itong mga operasyon. Ano, na magandang bayanihan ho yan. At mamaya ayatid sa atin ni Kuya Paulo G. Santos yung detalye ng balitang yan. Ito naman sa Subic Freeport. Naku. Smuggled na asukal na nagkakahalaga ng 16.7 million pesos na sabat ng mga otoridad. Ayan ho, kung ano-ano na lamang yung ini-smuggle ngayon ah. Dahil nung kapanahunan, cellphone yung madalas maging smuggled, no? Yung pag nababalitaan ho natin. Pero ngayon, ultimo asukal, kamakailan lang ho na ibalita natin yung mga smuggled na carrots naman. Ano? Pero magandang balita ho yan para sa ating mga otoridad dahil nahuli nila at hindi nakarating sa merkado. Maganda sana malaman din natin gaano ba kadami yung nakakalusot. Ano? At sino yung mga malalakas ang loob ano yan ho ay malalaman nating detalye mamayang yan mamaya ihatid ho sa atin ni Jennifer Salenga at ito naman mga healthcare workers sa Bataan ba good news ho ito mga karehiyon tatanggap ng 15,000 pesos na cash incentive ngayon ho holiday season yan ho ay pasasalamat ng provincial government doon sa mga frontline health workers
ng Bataan na nakita naman ho natin simula nang magkaroon ng pandemya hanggang ngayon nagbabakuna na at uti-uting nagre-recover ang ating bayan, ang ating rehiyon, ano, ay hindi ho sila tumigil sa pagbibigay ng serbisyo. Maraming salamat ho sa lahat ng mga doktor, nurse, nursing aid, mga hospital staff at lahat ho ng mga nasa medical front lines, ano, na naging ika nga ho isandigan ng ating rehiyon at ng buong mundo, ha, ngayong panahon ho ng pandemya. At ito naman, silipin naman ho natin yung ginagawang paghahanda ng Barangay Talabastagan para sa Giant Lantern Festival na mangyayari nga ho ngayong December 16. Nako, meron daw ho silang panggulat, ha? Meron ho silang pasabog, surpresa ang hinihanda ho ng Talabastagan para sa lahat ng mga manonood ng Giant Lantern Festival 2021. Alam niyo, taon-taon ho yan yung inaabangan natin, eh. Ano yung kakaiba ngayon? At sa ako, sa tinandakon to, ha, mahigit 3 dekada na akong buhay dito sa Pampanga, eh taon-taon, hindi ho nabibigo yung mga lantern makers natin para pangiti. No? Ito hong ating mga kapayan manonood kasi ho, sa husay at talento at galing ng ating mga Kapampangan lantern makers at syempre yung mga assistant din nila yung bumubuo sa team, no, at yung pagtutulungan na ho ng barangay, napakagandang istorya ho niya, napakagandang ikang aktibidad ng buong komunidad. Okay, simulan na ho natin ang ating mainit na balitaan. Justin Dizon po, ito ang CLTV Balitaan. At para sa ating unang balita, ayan, makakasama ho natin si Kuyang Paolo G. Santos, tinutukan niya itong ginagawang medical mission ng Operation Smile Philippines, ano, na nakiisa yung ating kapulisan, no, sa pangunguno ni RD Bakay, Matthew Bakay, no. Kuyang Paolo, magandang hapon sa iyo, happy Monday. At ano yung magiging tungkulin ng PNP sa gagawing medical mission? Pangalawang tanong, pinaka-importante, ano ba kapakinangan niya ang ating mga kababayan na maging beneficiaryo? Yun, Dwayne Justin, maganda na ang ating guys sa unang araw po ng linggong ito. Oo, Lunes, Kuya Justin. At shoutout muna sa lahat mga follower mo. CLTV Balitaan. Una lang dyan, si Choy Choy, nakiling ng Batangas. Justin, nakita mo na si Choy Choy, ibang ngiti ngayon. At alam mo, dito sa mga nitong Smile Philippines, ang dami pong umaandar po dito dahil ho, mga kaibigan, ito pong libre operasyon para ho dito po sa mga kapatid ho natin na may pinakikitunguhan o yung cleft o yung pong mga bingot, mga kaibigan, eh, no, ay maaari na po silang mapagkalooban nito pong serbisyo ng non-government organization ho na ito. At po yan, Justin, ha, nililinaw nga itong Central Luzon Chief natin na si General Matthew Bakay na wala hong nakadikit na mapangalan ng politiko dito sa serbisyong ito. At kung tinatanong mo ko, Kuya Justin, paano yung suporta na ibinibigay ho ng Philippine National Police, eh mula ho sa logistics. Eh, no? Pati ho dun ho sa paghahanap. Ayan, shoutout ho. Lalo na ho dun sa mga may anak na hanggang ngayon ho ay pinagpaplanuhan kung paano ho sumailalim sa operasyon yung inyong mga anak. Makipag-ugnayan lang ho sa pinakamalapit ho na presinto ho sa inyo dahil inatasan ho ni General Bakay yung pong mga COP, Chief of Police ng kada bayan para doon ho kayo makapagparehistro at mula ho doon sa transportasyon, schedule ho kung kailan ho operahan yan at saang medical facilities, Kuya Justin, sagot yan ng Philippine National Police. Eh, no? So itong ibinabalita natin, nasa 21 ho ang sinimulan. Last week lang to, Kuya Justin, eh, no? Biyernes dito sa area naman ng Guagua, Pampanga, dito sa Rosario Memorial Hospital. At alam mo, nakita ko doon, Kuya Justin, eh, no? Kung gaano din karami yung ating mga kababayan na pumila, naantala din yung medical procedure dahil nga gawa nitong pandemya. At ngayon lang ho, lumuwag-luwag ho kasi. Eh, no? Dati Kuya Justin, mula dun sa recruitment, proseso ho nitong ginagawa ho nilang pag-opera dahil malaki din kasing gastos, Kuya Justin. Isipin mo, pagka ikay pumunta ho dito sa mga medical facility ho na ganito, iba pa yung bayad dun sa swab. Diba? Kasi kailangan mo pang magpa-swab test. Pero kapag ka nga naman dito ho sa NGO ho na ito, kayo ho nagpalista, nakapagkuha ho ng serbisyo, schedule,
ay libre ho, mga kaibigan. Wala ho silang babayaran. At alam naman ho natin, Kuya Justin, eh, no, na itong pinakikitunguhan nito pong NGO na ho na to, dito ho sa ating bansa. Pagkakaalam ko, Justin, isa sa trivia na binabanggit nila sa akin. Every 3 minutes, a child is born with a cleft. No? So, isipin mo na lang daw yun. Ang daming mga kababayan natin na kailangan talaga yung kanilang serbisyo. Kaya ang tinap na nila na serbisyo ay itong Philippine National Police dahil nasa loob kasi ng komunidad itong mga pulis madaling lapitan ng ating mga kababayan. Justin. Ayan, magandang balita ho yan, mga kapalin, mga karihon na nanonood. At ito, Kuyang Paolo, ay hindi lamang sa Pampanga dahil ang order, ang atas ay nanggaling kay ating regional director, no, ng Police Regional Office 3 na si General Bakay. Mm-hmm. At ito nga ho, mga kabalen, ulitin natin yung sinabi ni Kuyang Paolo kanina, yung mga anak o di kaya kung kayo mismo ay meron hong cleft lip, no, o yung bingot kung tawagin, ay ito hong Operation Smile Philippines ay nanumbalik yung kanilang operation. Kasi Kuyang Paolo, no, magandang i-highlight dito, natigil kasi yung medical mission nitong ating mga kaibigan na nagkakawang gawa, no, na tumulong sa ating mga kababayan gawa nga nung pandemya. Eh, nagkaroon ho ng iba't ibang lockdown at syempre apektado rin ho sila, hindi sila makababa sa komunidad. Pero ika nga, nais ho nilang ipagpatuloy yan. At ang pinakamabisang paraan na nakita ng organisasyon ay ika nga lumapit sa ating Philippine National Police upang kayo ho, mga kabalin, o ho kayong nanonood dito sa ating programang CLTV Balitaan, ay pwedeng lumapit dyan sa mga presinto, dyan sa mga, opo, mga police station para kayo ay magpalista at mag-inquire. Dahil bahagi ito, Kuyang Paolo, nung tinatawag nilang yung CSR, yung kanilang community service. Hindi sila kumpanya, hindi corporate. Eh. Pero ito daw ay bahagi ng kanilang community service and community relations program ng ating kapulisan. So, Kuyang Paolo, may mga nakapanayam ka ba na naging beneficiaryo? At siguro magandang pamarisan din kung ano yung naging kwento nila para at least yung mga kababayan natin na kung nagdadalawang isip, pupunta ba dyan? Paano ba yung proseso? Baka naman hindi ako matulungan, no? Kahit pa paano, makukuha sila ng ideya kung paano yung naging journey nitong ating mga nakapanayam. Oo, Kuya Justin, yung mga pumila ho dito, hindi lang ho yung mga kabataan o yung mga toddlers, Kuya Justin, may edad dyan, hindi ako nagkakamali pa, 3 years old, at upon assessment nitong mga medical doctors na kailangan munang magkaroon ng screening process, at hindi naman ho ura-uradang kaagad-agad ooperahan ho kayo. May schedule ho yan, at titignan din ho yung medical condition ng bata, lalo na kapag merong with comorbidity ito, Kuya Justin, talagang sasala muna niyan dito sa kanilang mga laboratorio. At ang buti naman itong nakikita natin, Kuya Justin, base dito sa mga success story ho nila, yun hong trato dun ho sa mga beneficiaryo, Kuya Justin, talagang naipuposisyon dito ho sa mga gamit nila na gaya ho ng medical procedure na nakukuha ho ninyo na may bayad. Isipin mo, Kuya Justin, isa sa mga sponsor ho nilang ospital, ito hong Rosario Memorial Hospital dito sa Guagua, Pampanga. Private hospital dito, Kuya Justin, at base na rin dito sa mga na nakapila, inabangan talaga nila yung pagbubukas ho nitong programang ito. Dahil, Kuya Justin, ang alalahanin talaga ng ating mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon, ay yung papaano makapagamot ng hindi ganun tinatamaan ng bulsa. Oo, dahil kasi malaking halaga. Kasama, Kuya Paolo, yung swab test, Oo. Na kailangan sumailalim sa swab test. At ito, sasagutin ito ng NGO, nitong Operation Smile, tama ba? Totoo, Kuya Justin. Yan ho'y libre. Lahat talaga libre, Kuya Justin. Ang kailangan lang ho talagang masecure ng pamilya ay yun hong sila ho muna ay makapagparehistro. At yun hong mga dokumento, proseso, andyan na ho yung PNP. At kung bakit sila ang pinili, kaya nga nang binabanggit natin, Kuya Justin, ilan dito sa mga komunidad sa ating probinsya, hindi lang ho sa probinsya, sa buong bansa, dahil nationwide din ang operasyon nitong Operation Smile Philippines, Kuya Justin, yung transportasyon. Kaya
Ang target nga din daw nila, Kuya Justin, is yung mga remote area na may malaking komunidad. Eh, no? Dahil yun daw ang mga maiging matarget dahil kuminsan na, imbis na makapagbili ng gamot, eh, no? O dun sa maintenance, yung maoperahan, talagang mabigat daw sa pagdedesisyon ng pamilya yan. Dahil hindi lang pagkatapos ng operahan, Kuya Justin, nagtatapos doon yung maoperahan na. Hindi, may mga medical procedure pa yan at may iinumin pang gamot. Kaya ang ginagarantiya ho nitong Operation Smile, basta kayo ay makapagparehistro, eh, no? Tutulungan ho kayo ng PNP. At kapag nandun na ho yung data ng mga client ho nila, yun hong mga pasyente, wala na ho daw sila, talaga silang babayaran pa. You know, basta ang mabuti lang ngayon, Kuya Justin, kaya ibinaba ngayon nila ito, you know, dito sa PNP, matulungan din sa information dissemination. Dahil alam mo, Kuya Justin, you know, kapag ka ho itong ating mga kababayan, armado sila ng impormasyon, gaya na itong naibabalita natin itong magandang proyekto ng NGO na to, yun, you know, lalaki pa yung bilang ng mga volunteer, Kuya Justin, habang nakikita nila yung lawak o laki ng bilang na dapat matamo nitong ganitong proyekto o operasyon para sa mga bingot, Justin. Okay, maraming salamat, Kuyang Paolo G. Santos, para sa iyong hatid na magandang balita ngayong unang araw ng Linggo, ha? At yung mga kababayan nating nanonood, gaya ni Herminia Rivera David, ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung kayo ho ay may kilala na nangangailangan ng ganitong medical procedure, ano, ito na ho yung pagkakataon ninyo para ika nga makapagpagamot ng walang gastos, ha, libre, dahil itong NGO na to ay ika nga talaga nga tumutulong at puspusan yung kanilang paghahanap ng benepisyaryo dahil naantala din ho yung kanilang pagbibigay serbisyo gawa nga nitong COVID-19 pandemic. Paolo G. Santos po nag-uulat. Maraming salamat, Kuyang Paolo. Salamat, Kuya Justin. Ito naman, mga kabalen, mga karihon, dumako naman tayo sa may Subic Freeport kung saan nasabat po ng Bureau of Customs ang nasa 16.7 million pesos. Ulitin ho natin, 16.7 million pesos na halaga ng refined sugar na idineklarang flood mops and trash bags. Nako. Akalain nyo, asukal, ano, naging pangpunas, flood mops, at saka, ano, at saka trash bag. Ayon ho sa Bureau of Customs, Port of Subic, District Collector Marites Martin, nakatanggap ang kanilang opisina ng impormasyon na may shipment na naglalaman ng asukal, taliwas ho sa nakadeklara sa mga dokumento. Kaagad namang ipinag-utos ni Martin ang issuance ng Pre-Lodgement Control Order o PLCO laban sa shipment. At kabilang nga dito yung 14 na unit ng 20-footer container vans na lahat ho ay nakapangalan sa Multi-Subsonic Marketing Company. Nagsagawa ng physical examination sa mga container kasama ho yung mga kinatawan mula naman sa Enforcement and Security Service, Customs Intelligence and Investigation Service, Subic Bay Metropolitan Authority, Philippine Drug Enforcement Agency at Sugar Regulatory Administration. At dito na nga ho na diskubre, tumambad sa kanila ito hong milyong-milyong halaga ng asukal, ha, na hindi ho na ideklara. At inirerekomenda ngayon ang pag-issue ho ng Warrant of Seizure and Detention dahil naman sa paglabag sa Sugar Regulatory Administration at Bureau of Customs Joint Memorandum Order Number 4-2002 at Section 1113 ng Republic Act 10863 o yung tinatawag na Customs Modernization and Tariff Act. Nako, ayan ho, yung nagiging ika nga, no, pasukan ng mga smuggled na produkto, ito ho nga ating Bureau of Customs, ano, ilang beses na rin ho nakasabat. Kung matatandaan ho ninyo, naging balita pa ng ating kasamang si Rainiel Pawid, mga gulay naman, ano, milyones din yung halaga nitong mga gulay na hindi idineklara, no, at napanis na dahil nga sa tagal ng shipment at wala rin hong kulang papel, so hindi alam kung safe for human consumption. Ito ho kaya nga mga asukal, anong gagawin, ano, kasi kung walang kaukulang papel, gaya ho nung nangyari doon sa mga gulay, yun ho yung medyo delikado, no, sinabi ho ng customs, no? Hindi pwedeng ipamigay sa mga community pantry o kaya sa mga nangangailangan na yung mga gulay dahil walang sapat na papel, eh. So hindi alam kung gano'ng kaligtas, no, yung mga produktong ito. Ito kaya nga undeclared asukal, ano ho kaya nga
pagiging kahihinatnan nito, nako. Oh, diabetes yung aabutin ho natin dito, mga kabalin, mga karihiyon, kung patuloy na pinapasukan ng smuggled goods yung ating bansa, ano? At naway paging puspusan pa yung paghahanap ng customs dito sa mga nagpupuslit ng produkto na siya namang kumapatay ho doon sa ating mga local producers. Ayan, mga kabalin, sa pagbabalik ho ng ating CLTV balitaan, ito ho, magandang balita naman, ang aming hahatid sa inyo para ho sa mga healthcare workers sa Bataan. Tatanggap po sila ng 15,000 pesos na cash incentive. Ha? At ito naman sa bayan naman ng Bacolor, Pampanga, kung saan unti-unti na nga nanunumbalik ang ganda at ang dating aktividad. No? Yung mga gandang resort, nagbubukas na, yung mga farm resorts. Ano? At syempre, itong civil wedding, nagdaos na rin sila. Ayan. Alamin ho natin yung estado ng COVID situation dyan sa may Bacolor at ano na ba yung mga pwedeng aktividad sa pagbabalik po ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng I kinda like you. Wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Puskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power. More tech. More truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
programang ito ay hatid sa inyo ng Babalik po ang CLTV Balitaan. Mga kabalen, mga karyon, kumusta ho kayo? Ano? Batiin lang natin yung ating mga tagapanood dito sa ating programa. Laging nanonood ho ito. Angelina Manlapas, ano? maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok. At maging itong si Ma'am Christine Joyce Malit. Sana raw hindi na mag-lockdown. Ay, oho, yan ho yung ating dasal, ano? Dasal ho natin yan ng bawat isa sa atin. At syempre, para ho hindi maulit yan, alam naman ho natin, mga kabalen, yung sinasabi ho ng mga eksperto ay ugalihin ho nga panatilihin yung pagsunod sa physical distancing, pagsusot ng face mask, at yung pag-iwas doon sa maraming tao, palagi ang paghuhugas ho ng kamay o di kaya naman paggamit ng alcohol-based na panlinis, ano? Yung mga alcohol o sanitizer. Ayan ho, mga kabalen, at ito naman, dahil kung magla-lockdown, maliban ho sa atin, meron ho talagang mga pinaka-apektado rin. Ano? At kung muling tataas yung kaso ng COVID-19, maliban ho sa ating mga ordinaryong mamamayan, mas apektado rin ho itong ating mga medical frontliners na 2 taon na hong nakikibaka dyan ho sa gyera laban sa pandemya. Naku, pagkatagal-tagal na ho at marami na rin ho sa kanila, lalo na nung panahon na wala pang bakuna, ang hindi ho nakayanan itong kalabang virus, ano, nakamamatay na virus. At ito ho ay siyempre pagbibigay saludo at pag-alala sa kanila, lalo na ho ngayong Kapaskuhan. At siyempre, para naman ho dun sa mga patuloy na naglilingkod dito sa ating mga kababayan, lalo na ho sa lalawigan ng Bataan. Mga karyon, magandang balita ho ang atin sa inyo nitong ating kasamang si Rainiel Pawid. Dahil tatanggap ho ng 15,000 pesos, sorry binawasan ko pa, 15,000 pesos na cash incentives yung mga healthcare workers dyan ho sa lalawigan ng Bataan. At yung mga medical frontliners naman ay sa kabila ho ng magandang balita na pagbaba ng kaso ng COVID-19, nagpaalala ho sa publiko na gaya nga ho nang nabanggit ko kanina, sundin po yung health and safety protocols at magpabakuna na para ho dun sa mga hindi pa tumatanggap ng bakuna dahil ito lamang ang tanging protection daw at laban syempre dyan sa nakamamatay na COVID-19. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Rainiel Pawid. Hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga health worker at medical professionals lalo na magmula noong nagkaroon ng pandemya halos 2 taon na ang nakalilipas. Simula sa testing, contact tracing, isolation at maging sa vaccination kontra COVID, sila ang nasa frontline. Kaya naman bilang pasasalamat, magbibigay ng additional na 15,000 piso na cash incentive ang provincial government ng Bataan para sa mga healthcare workers sa lalawigan. Sana nga po lahat po tayo magpabakuna. No, hindi po namin iuunahin ang aming mga sarili kung kami po ay natatakot dahil sa hindi magandang epekto nitong bakuna. No, so sabi nga, we should know how to take the risk and this is a good risk. Patuloy naman ang pagbuti ng COVID situation sa lalawigan. Ang COVID tally na minsang pumalo sa 5,000, nasa 65 aktibong kaso na lamang sa kasalukuyan. Kaya naman sa paglabas ng bagong variant of concern na Omicron, patuloy ang pangihikayat ng provincial IATF na magpabakuna na ang lahat ng pasok sa eligible vaccine population. Yung ating pong pagpapasalamat sa ating healthcare workers, bibigyan po natin sila ng additional incentive na 15,000 pesos para sa ating healthcare workers. Sa hanay naman ng mga frontliner, nasa 10,000 bataenyo na ang naturukan ng COVID booster shots. Lampas kalahating milyon naman ang naturukan ng first dose habang 392,284 ang fully vaccinated. Higit 100,000 mamamayan ang target pang maturukan ng second dose upang makamit ng lalawigan ang herd immunity. Ongoing na rin ang vaccination sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos at mga buntis. Sa kabila ng bagyang pagluwag ng quarantine restrictions, hindi naman inalis ang border control checkpoint sa Bataan. Kabilang sa mga requirement upang makapasok sa lalawigan ang mga sumusunod: vaccination card, health at travel documents, at maging identification card. Rainiel Pawid, CLTV News.
Ayan, gaya ho ng nabanggit ni ating Christine, ano, eh sana ho wag nang magkaroon nga ng lockdown dahil marami hong naaantala rin na mga aktibidad, ano, eh kayo ho ba mga karehiyon, ano, kwento niyo naman ho sa amin, ano ba yung mga activities o mga events na kinansel ho ninyo dahil biglang nagkaroon ng pandemya, kasi alam niyo noong January 2020 hindi naman natin naakalain na pagdating ho ng Marso eh biglang magbabago yung normal na takbo ng ating buhay, ano, eh nagsara ho lahat ng mga establishmento, bawal lumabas, nagiba yung work setup, yung pag-aaral na hinto eh dahil ho yan sa pandemya, ano. Marami ho talagang mga aktibidad, maraming mga events ang naantala, gaya na lamang ho yung nung pagpapakasal, ha? Ito hong mga kababayan naman natin sa Bacolor, Pampanga ay higit 50 ho sa kanila ang ikinasal na matapos nga hong ma-postpone yung kanilang kasal gawa nga ng COVID-19 pandemic. At ito naman ho ay nangyari dahil sa gumagandang sitwasyon, COVID situation, dyan sa may Bacolor, Pampanga, pati yung mga resort, mga inland farm resorts, ha? Napakarami ho niyan. Hindi na lang muna ako magbabanggit pero pwede nyo pasyalan yan, silipin ho ninyo, maraming pwedeng puntahan dyan sa bayan ng Bacolor. Ano? At nagbukas na rin ho eh dahil gumaganda nga yung COVID situation. Sa katunayan, eh limang araw na hong zero case, ha? Limang magkakasunod na araw na walang naitatalang kaso o aktibong kaso ng COVID-19 dyan sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ayan, silipin ho natin yung naging kasalan ng mga magsing-irog at yung operasyon naman ng iba't ibang resorts dyan sa Bacolor sa ulat ho ni Rainiel Pawid. Matapos ang Alert Level 2 announcement sa buong bansa, bahagyan ang nanunumbalik ang mga pre-pandemic activities sa iba't ibang panig ng rehiyon. Sa Bacolor, Pampanga, nagsagawa na ng civil mass wedding para sa 56 couples na napurnada noon ng kasal dahil sa mahigpit na restriksyon nitong mga nakaraang buwan. Subalit iba yung implementasyon pa rin ng minimum health standards ang ipinatupad ng local IATF. Kailangan naka-face mask at mag-ingat pa rin tayo. Ito na kasi isang programa natin, ano? Kaya lang natin ituloy ito. This is a program. Nakita mo na yung lugar, ginawa natin sa gym ng Dabtsu. Pamilya, matatag yung bayan. Pag masaya yung pamilya, masaya yung bayan. Kailangan talaga family-centered ang ating governance. Sa kabilang banda, nasa 30 inland at farm resort sa Bacolor ang compliant na sa safety protocols. Batid ng LGU na sa hirap ng buhay, kinakailangang balansin ang community health situation at ekonomiya. Ang local tourism ang isa sa bentahe ng Bacolor upang makapag-generate ng trabaho. Sinabihan ko yung IATF nating lokal, yung ating kapulisan na mag-monitor sa mga resorts na yan. Yun naman pwedeng ito'y open. Kailangan talagang ito'y higpitan pa rin at bantayan. Para nang sa ganun eh, ganda nga ng takbo na ng IATF ngayon. Nakikita natin halos walang COVID. So kailangan ipagpatuloy natin ang laban na to. Simula December 9 ay wala nang naitalang bagong COVID-19 case sa Bacolor. Limang araw na rin simula nang mag-back to zero ang kanilang active COVID case sa Stali. Ang main campus din ng Don Honorio Ventura State University sa Bacolor na mahigit 40,000 mag-aaral, pinaglaanan na ng COVID vaccine ng provincial government. Umarangkada na rin ang pediatric vaccination para sa mga kabataan na posible nang mag-face-to-face class sa susunod na school year. Rainiel Pawid, CLTV News. Pagbabalik po ng CLTV Balitaan, silipin naman natin ang preparasyon ng Barangay Telebastagan sa Siyudad San Fernando para ho sa nalalapit na Giant Lantern Festival. At itong viral ngayon, trending ho yung gasoline attendant dyan sa may Siyudad San Fernando na nagbalik ng naiwang sukli ng isa hong government official. Yan ho ang ihatid namin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Thank you.
pagpasok pa lamang ng Burmans dito sa Pampanga, unti-unti nang nagsasabit ng mga palamuti sa kanilang mga tahanan ang mga Kapampangan. Dahil maliban sa masayang bonding ito ng pamilya, excited na rin sila sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang isa sa pinakatanyag na dekorasyon sa Pampanga ay ang parol. Bukod sa ito ang nakagistang dekorasyon ng bawat tahanan, ito rin ay simbolo ng Paskong Pinoy. Ang sinuunang parol ay gawa ng Kapampangan artisan ni si Francisco Estanislao noong 1908. Noon ay hindi pa ito en grande gaya ng mga nakikita natin ngayon. Ito ay hugis bituin na gawa lamang sa kawayan, papel de hapon at papailawan ito gamit ang kandila. Noon ay ginagamit ang mga parol para ilawan ang mga daan papunta sa simbang gabi o lubenas. Isang tradisyon na isinasagawa pa rin sa Angeles City hanggang sa maging bahagi na ito ng kultura ng mga Kapampangan. Hindi nagtagal ay hindi lamang maliliit, katamtaman o medyo kalakihan ang ginagawang parol dito sa Pampanga. Nag-umpisa na rin gumawa ang mga parol makers ng San Fernando ng mga higante at dambuhalang mga parol. Kaya naman nabansagan ang syudad ng San Fernando, Pampanga, na Christmas Capital of the Philippines at Home of the Giant Lanterns. Naging taunang tradisyon na ito sa syudad ng San Fernando, kung saan kahit na ilang buwang ikumpuni ito, ay binibigyang oras talaga ng mga lantern makers para maipamalas ang kanilang ipinagmamalaking mga giant lanterns sa mga Fernandino at sa buong mundo. Ngayong taon ay ika-isang 113 taon na dapat ng kompetisyon. Ngunit katulad ng nangyari noong 2020 noong kasagsagan ng pandemya, ang mga parol ay muling binuo para sa exhibition show. Ang mga higanteng parol ay umaabot hanggang 20 talampakan at ang mga nagniningning at nagpapaliwanag ng mga bumbilya ay umaabot sa mahigit 10,000 colorful bulbs. Ang isang parol ay inaasahang magpapamalas ng kagandahan nito at sumayaw sa musika sa loob ng 7 minuto. Kung saan ang mga rotor operator ay mano-manong nagpapaikot sa rotor at sumasabay din sa tempo ng musika. At ang kaganapang ito ay hindi lamang dinudumog ng mga Kapampangan, maging ang mga foreigners ay dumadayo pa sa San Fernando, Pampanga para lamang tunghayan ang ligligang parol. Bagamat nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya, hindi pa rin magpapatinag sa sitwasyon ng syudad ng San Fernando at patuloy pa rin ang paglikha ng mga giant lanterns ang mga parol makers. Ang parol ay nananatiling simbolo ng pag-asa para sa mga Kapampangan at sa buong mundo na bagamat tayo ay nasa pandemya, ay matatapos at malalampasan rin natin ito. Patuloy pa rin ibabroadcast ng CLTV ang mga parol na iindak sa musika at magpapailaw ng ating mga gabi ngayong Disyembre. Tiyak na matutuwa ang bawat membro ng pamilya at naway magbigay pag-asa sa lahat na sa kabila ng mga pagsubo ay mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Katulad noong nakaraang taon, hindi pa rin mapapanood ang mga ito ng personal. Ngunit maaari itong mapanood live sa CLTV, Facebook page, free-to-air TV at sa 40 cable partners. Kaya naman buong mundo, markahan na ang inyong kalendaryo dahil magpapamalas muli ang mga barangay na lalahok sa Ligligang Parol 2021 sa darating na December 16, 5 p.m. Samahan ninyo kami para sa isang maningning at kamanghamanghang gabi dito lamang sa CLTV. Virtual Kita Kids!
Kapalik po ang CLTV Balitaan. Mga karyon, sa puntong ito, silipin naman natin ang COVID-19 situation sa iba't ibang lalawigan at syudad dito sa gitnang Luzon. Yan, nakita ho ninyo yung iba't ibang update ano kaugnay ho ng COVID situation sa mga lalawigan at maging lalungsod dito sa Central Luzon. At ngayon naman, mga karyon, bahagi lang ho namin ito hong update kaugnay ho nung idinulog sa ating istasyon CLTV. Yun hong problema dyan sa may Lazatin flyover sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kung matatandaan ho ninyo, ay naiulat natin yan na nito lamang nakaraang linggo, ano? At actually, bago yon mas ilang buwan na rin ang nakalilipas, ay naibalita na rin ho natin yan, ay natutukan natin yan sa ating programang Public Interest. At ito ho yung madulas na bahagi ng Lazatin flyover. Reklamo ho kasi ng mga motorista, mga kabalen, mga karihon, ano? Ay dahil nawawala na yung asfalto dun sa mismong ano eh, dun sa mismong flyover. Ayan, nakikita ho ninyo sa inyong mga screens ano, pag umuulan dahil nga wala na yung asfalto, anong tawag dito, nagiging madulas ho yan dahil bakal na yan eh. Yung kumbaga yung pinaka base na nung tulay nung flyover ano. At ito ho ay idinulog makailang beses na ho sa ating tanggapan CLTV at tayo naman ho ay lumapit sa mga kinauukulan ano. Para lang ho sa kaalaman ng publiko, ito ho ay isang national road. At pag ang responsibilidad ho ito ng Department of Public Works and Highways. So DPWH ho ang ika nga may proyekto at ang namamahala dito sa bahagi ng kalsadang ito. Pero gayunpaman na sinubukan ho nating kunin ang kanilang panig, subalit ilang beses ho tayo tinanggihan para sa panayam ano at ipinapasa ho tayo sa ibang mga tao. Hindi muna ako magbabanggit ng pangalan pero binapasa ho tayo doon sa mga iba't ibang mga engineer na kabilang ho ng kanilang tanggapan. Subalit, gaya nga ho ng nasabi ko, hindi rin ho sila makapagbigay ng sagot. At ngayong tanghali lamang po ay itinuro ho tayo sa City Engineering Office ng Siyudad San Fernando. Ito ho ay si Engineer Anel David. Agad naman hong tumugon sa ating katanungan matapos hong idirekta o matapos tayong idirekta ng DPWH sa kanilang tanggapan. Ito ho ang naging pahayag ni Engineer Anel David ng City of San Fernando, Pampanga. Lazatin Boulevard flyover is part of the Jose Abad Santos Avenue or OG Road. And this road is a national road.
na-request na namin sa kanila, referring to DPWH several times, but their response is that they forwarded the request to the national office. So yun ho yung naging pahayag ho ni Engineer Anel David, kaugnay ho nitong problema na kinahaharap ho ng ating mga kabalen, karehiyong motorista na nagdaraan ho dyan sa may Lazatin flyover dahil gaya nga ho ng nakikita ninyo mga kabalen. Ayan, mag-ingat ho kayo sa tuwing naulan, lalo na kung madilim. Ano? At mismong ang City Public Order and Safety Coordinating Office Chief, Louie Clemente na ho ang nagsabi na malimit pangyarihan yan ang aksidente, mga minor accidents, gawa nga ho nitong kalunos-lunos na kondisyon ng flyover. So, ganito ho yung nangyayari. Ilang beses na ho tayo kumontak sa Department of Public Works and Highways at tayo ho ay ipinasa sa City Engineer's Office. No? At ang City Engineer's Office naman ho, agad tumugon sa atin. At ito hong proyektong ito, sinasabi nga ho nila, at gaya ho ng naiulat na rin natin noon pa man, isa ho itong national road na ang namamahala dito ay ang Department of Public Works and Highways, DPWH po. Ano? Gayunpaman, gaya nga ho ng sabi ng City Government ng San Fernando, kahit nung nakapanayam ho natin si POSCO Chief Louie Clemente, sa abot ng kanilang makakaya, gumagawa ho sila ng paraan para maprotektahan itong ating mga kababayan na bumabiyahe dyan sa naturang flyover na yan. Ano? Tuwing naulan daw, naglalagay sila ng mga cones. O di kaya naman nagtatalaga ng traffic constable, ano, para bantayan at sabihan yung mga nagdaraan na iwasan nga itong mga parte ng flyover na wala ng asfalto. Ayan, makikita ho ninyo sa inyong mga screens. Ano, bakal na ho yung lumalabas pag nababasa yan, lalo na ho dun sa mga kababayan natin na hindi pa nakapagpalit ng gulong. Ano, alam naman natin, sa hirap ng buhay ngayon, ano, yung iba, kumbaga parang tsinatsaga na lang din. Kung hindi ho kagandahan yung kondisyon ng inyong sasakyan o ng inyong gulong, sigurado dudulas ho kayo pag na kayo ay nadaan dyan kung maulan, ano, at kung basayan. Yan ho, ulitin ko lang ho yung pahayag ng City Engineer's Office kasi ho, tinuro ho tayo ng DPWH sa kanila. Engineer Anel David, Lazatin Boulevard Flyover is part of the Jose Abad Santos Avenue or the OG Road and this is a national road. Na-request na namin sa kanila, referring ho to DPWH several times, gaya rin ho ito ng nabalita natin makailang beses na, but their response is that they have forwarded the request to the national office. So ayan ho mga kabalen, now at least malinaw ho yung mga nagpapadala ho ng sumbong dito sa ating programa, at least malinaw ho sa inyo na ito ho yung estado ngayon, ano? So tayo ho sa CLTV, hindi naman tayo titigil na kumatok sa tanggapan ho ng DPWH at para mabigyan ho tayo ng update dahil ilang araw na ho, ilang linggo na ho namin itong pinagtatanong sa inyo at kami ho ay parang basketball na inyong pinagpapasa-pasa eh. So ayan ho, nakita ho natin at yan ho ang statement ng City Engineer's Office na ang huli ho niyong pinasahan eh yung CEO City Engineer's Office. Ano? Kami ho ay ipinasa nyo sa City Engineer Anel David na siya naman hong tumugon sa aming katanungan dahil at gaya nga ho nang nabanggit, hindi ho sa kanila proyekto, sa DPWH daw po, and I quote Engineer Anel David, na request na nila sa DPWH at ang sagot ho ng DPWH ay na-i-forward na dyan sa may national office. Naku, mukhang may ibang inaatupag yung mga nandyan. Okay, mga karyon, pumunta naman ho tayo dito sa ibang balita. Ito, magandang balita naman ho. Bagamat aminadong maganda ho yung gawa ng ibang kalahok dyan sa Giant Lantern Festival, iwala daw yung lantern maker ng Barangay Telabastagan na angat ang kanilang higanting parol dahil na rin dun sa kanilang sorpresang inihanda. According ho sa lantern maker na nakapanayam ng ating reporter na si Marion Lozano, may panggulat daw. Aba, naku, exciting ho ito, ano? At silipin ho natin yung kanilang paghahanda at ano yung dapat nating abangan sa darating December 16 sa ulat na ito. Handang-handa na rin ipamalas ng Barangay Telabastagan ang kinang ng kanilang higanting parol sa nalalapit na Giant Lantern Festival 2021. Ayon kay Arnel Flores, ang lantern maker ng naturang barangay, tiyak umano na magaganda ang mga higanting parol ng ibang kalahok ngayong taon. Ngunit tiwala umano siya na magiging lamang ang Giant Lantern ng Barangay Telabastagan. May mga panggulat daw kasi silang inihanda para sa mga manonood. Ibinahagi din ni Flores na ang kanyang anak ay lantern maker naman ng Barangay San Juan. Ngunit sa kabila nito,
ay wala umanong kompetisyon sa pagitan nila mag-ama. Sinisiguro din umano nila na pareho nilang binibigay ang kanilang best upang maging maganda ang mga higanting parol na kanilang ginagawa. 5 beses nang nag-champion sa Giant Lantern Festival ang mga obra ni Flores. Nagsisilbing inspirasyon umano sa kanya ang mga taong nasisiyahan kapag napapanood ang mga makukulay na higanting parol. Umaasa din siya na kahit papaano ay makakalimutan ng mga tao ang hirap na dulot ng pandemya kapag kanilang nasilayan ang mga higanting parol. Yan, sigurado yung mapapasaya namin tao. Marami kahit online lang, tapos ewan ko kung may manunood na live. No? Kung wala man, kung nasa live man yan, online, ganon, at siguradong mapapasaya sila sa pagkikita kong kakaiba. Kaya proud ako sa ginagawa kong parol. Dahil doon, na makakalimutan ng mga tao kahit nagkaroon tayo ng pandemic. Ang kanilang higanting parol ay binubuo umano ng may higit 5,400 na nagdiningning ng mga ilaw na sinimulang gawin noong November 3 at pinagtulungang buuin ng 14 na katao. Tunghaya ng mga sorpresang handog ng higanting parol ng Barangay Telabastagan sa December 16, live na mapapanood sa CLTV 36. Sa mga, lalo na unang-una sa kamukha kong Kapampangan dito sa San Fernando na manood kayo ng Giant Lantern Exhibition sa December 16, hindi lang sa San Fernando, sana buong Pilipinas manood kayo pa at makikita nyo mga ganda yung mapapanood yung mga parol. Hindi lang Barangay Telabastagan, 7 magagandang parol na malaki. Marian Lozano, CLTV News. Ayan mga kabalin, mga karyon, nakaka-excite naman ho. Ano? At ulitin ko lang, anyayahan ko ho kayo at ang inyong mga kaibigan, mga kaanak, buong pamilya, nasan man sila sa mundo. Sa darating hong December 16, abay, mapapanood ho ninyo dito sa CLTV live, ha? Mula alas 5. Itong Giant Lantern Festival, yung alas 5 ho, merong misa na pangungunahan ho walang iba kundi si Archbishop Florentino Lavarias ng Pampanga. At pagkatapos po nun, tuloy-tuloy na ho yung ating magiging kasiyahan at ika nga paggunita dyan sa, o dun sa tinatawag nating Kapaskuhan. Para ho sa mga Kapampangan, isa ho yung mga parol na nagbibigay ng ika nga espiritu, simbolo, diwa ng Pasko at syempre yung diwa ho ng pag-asa. No? Ito ho ay mangyayari sa darating na Webes, December 16, alas 5 ho. Pwede na ho kayong tumutok dito sa CLTV at sa Facebook, sa TV, Channel 36, sa ating mga-cable partners at maging ho sa ating Signal Channel 115. Naku, tuloy-tuloy ho natin makikita at tiyak, tayo ho ay matutuwa ano? Dahil pinaghandaan at pinaghirapan ho yan ng ating mga lantern makers. Ito ho mga karyon, bago ako magpaalam, ito naman magandang balita mula sa lungsod ng Angeles. Kinilala ho sila ng Bureau of Local Government Finance na kabilang ho sila doon sa tinatawag na top 10. Ha? Sa katunayan, pang-anim ho sila, top 6 ho sila doon sa top performing cities sa bansa pagdating ho sa revenue collection. At katunayan, lumampas pa nga ho doon sa target na revenue yung kanilang nakolekta sa nakalipas na taon. Narito po ang detalye ng balitang yan. Napabilang ang Angeles City sa top 10 performing cities sa bansa kaugnay ng magandang pangongolekta ng locally sourced revenue o kita. Nakuha ng syudad ang pang-anim na pwesto na may 130.9% collection efficiency ayon sa Memorandum Circular Number 031-2021 ng Bureau of Local Government Finance. Sa nasabing memorandum, ang locally sourced revenue o LSR ng Angeles City ay umabot sa mahigit 1.4 million pesos. Lampas pa ito sa target na 1 milyong piso. Ayon kay Mayor Carmelo Poggi-Lasatin Jr., resulta raw ito ng sipag at pagsisikap ng City Treasurer's Office sa pangunguna ni Juliet Quinsaat. Kasabay nito, muling binigyang diin ni Lasatin na walang pagtaas sa business tax at real property tax sa syudad. Sa halip, ipatutupad ang stricto at tamang koleksyon upang mapataas ang budget ng syudad para sa social services. Naniniwala raw ang alkalde na hindi kailangang magtaas ng kolekta sa buwis. Ang kailangan daw ay tamang enforcement ng koleksyon. Sa bahagi naman ni Quinsaat, consistent daw ang syudad sa pagiging top performing cities at ang pagkilala ay kanilang ipinagmamalaki at ipinagpapasalamat dahil sa technical assistance na rin ay binibigay ng Bureau of Local Government Finance.
Dagdag pa ni Kinsaat, ipinapakita rin ang parangal na ibinigay sa syudad na hindi ito nakadepende sa National Taxes Allocation o IRA dahil kaya raw nito na tumayo sa pamagitan ng epesyenteng koleksyon. Dahil daw sa sama-samang pagsisikap ng mga revenue-generating offices tulad ng Assessor's Office at Business Permit and Licensing Division, kasamang magandang collection strategy at innovation na ipinatutupad sa syudad tulad ng online payment ng real property tax at hindi magtatagal ang online payment para sa business tax, mas lalo raw lalakas at magsisilbing motibasyon sa kabila ng hamong pang-ekonomiya dulot ng pandemya. Pagpapakita rin daw ito ng pagpapahalaga ng kanilang opisina sa mga customer o ang transacting public, mabilis na pag-facilitate at magandang contribution para sa iba't ibang proyekto ng syudad, bilang ito ang pinagkukuna ng pondo para sa government operation. Espesyal din daw ang parangal na natanggap ng syudad dahil nakamit ito sa panahon ng pandemya kung saan lahat ay nahaharap sa hamong pang-ekonomiya. Sa kabila nito, ang mga negosyante raw sa syudad pursigidong magbayad ng buwis na malaki ang naitutulong sa pagpapatupad ng mga social services sa syudad. Jennifer Salenga, CLTV News. Kalen, alas 4:02 na ho at ako'y magpapaalam na sa inyo. Mamayang alas 6, tayo ho ay magbalitaan pa rin. Kasama naman si Jennifer Salenga sa CLTV News. At bukod ho dun sa mga kabuong detalye pa ng ibang mga balita na hatid namin sa inyo, kanya pong makakapanayam sa kilalanin ng kandidato si Board Member Jun Canlas. At para ho sa karagdagang detalye, pwede ho kayong mag-follow sa aming mga social media pages at maging sa aming website na makikita nyo sa inyong mga mobile at TV screens. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan, Karehiyon, Kabalen. Mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng...